Enero a 12 ng umaga, tatlong oras na nagikot at namulot ng mga seashell at naipit na mga isda sa katimugang bahagi ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang grupo ni Namang Joey Lee. Pangulam namin dito sa Isla Calburo habang nagtatambay kami kasi malakas pa ang alon. Pero habang nasa lugar, nilapitan sila ng rubber boat ng China Coast Guard, lulan ang limang tauhan nito. Here guys, giharang na sila guys. Inarang na ng China yung mga nanguha ng pangulam. Kwento ni Mang Joey Lee, tatlo sa apat na CCG personnel na bumaba ng rubber boat ang may dalang pamalo. Pinilit umano silang ibalik sa dagat ang nakuhang mga seashell. Mabuti na lang at may nauna na silang iniakyat ng mga kabibe sa kanilang bangka. Yung nakuha ng mga kasama ko na nakabanyera, yun ang pinauna ko sa mga kasama ko na iakyat nyo na yan. Oo, kasi sayang din yan, pangulam, pinaghirapan natin kunin yan. Yung huli na lang po, nasa tabo na lang po para tigilan na po nila kami. Pilitan na lang kami. Sinubukan pa umanong habulin ng CCG ang kanilang bangka pero lumayo rin ito. Masama ang loob ni Namang Joey Lee sa panghaharas ng mga Chino, lalo't itinuturing namang traditional fishing ground ng mga mangingisda mula Pilipinas, China at Vietnam, ang Bajo de Masinloc. Yung ganong reaksyon nila sir, hindi na makatao. Kasi nga, pagkain yun eh. Yung pagkain dapat hindi mo ipagdamot. Yung dignidad nga, parang dinatapakan nila yung pagkatao namin. Dapat iginagalang din nila yung mga kapanilatao. Kanina, ibinigay na ni Mang Joey Lee sa Philippine Coast Guard ang mga nakunang video at kanyang salaysay sa insidente. From there, we are going to write an incident report of what transpired, and then we're going to submit this to the National Task Force West Philippine Sea. As to what will be the next step, it's for the Department of Foreign Affairs or the Department of Justice to take act on this. Mga mangingisda natin, mas naging confident na sila, no? And also to have the initiative to document all these harassments na experience sila. Bagamat nangyari ang harassment sa Bajo de Masinloc, ilang araw bago ang bilateral consultation meeting ng Maynila at Beijing noong January 17, umaasa si PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tarjella na magkakaroon pa rin ng positibong impact ang pag-uusap ng dalawang bansa para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. As to the trust and sincerity, as a part of this government, we are very hopeful that there will still be positive impacts to make sure that there will be de-escalation of tension in the West Philippine Sea, and that our issues with the People's Republic of China will already be settled peacefully. Sa kabila ng sinapit para sa mga mangingisdang gaya ni Namang Joey Lee, umaasa silang balang araw, wala nang manggigipit at malaya na silang makakapaghanap buhay sa Bajo de Masinloc. Bianca Dava, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.